Napakasama po na ilan grab natin yung lupain ng mga ita. So dyan po sa Tanay Rizal, panay na po ang land grabbing. At nakakalungkot na ang nagla-land grab po ay yung ko. May impluwensyang tao, may pera, at mayroon pong koneksyon sa gobyerno. So ito po ay paanyaya ko sa mga volunteers na gustong tumulong sa mga ita. At ito po ay batay sa impormasyon na nakuha ko sa Cooperative Development Authority. Makikita nyo yan sa cda.gov.ph. So ang ibig sabihin ho ng CDA ay Cooperative Development Authority. Magde-develop din ng mga kooperatiba. Pero ayon ho sa kanilang datos, 6,769 yung non-reporting. Ibig sabihin, kung ikaw po ay non-reporting, kailangan mong mag-report. Yun lang ho yung solusyon dun. Kailangan yung mag-report. At pag kayo po ay hindi nag-report, i-issuean ho kayo ng Cooperative Development Authority ng penalty. So hanggang ngayon ho, wala pa hong penalty because in-extend ho nila hanggang September 30, 2022 yung imposition ho ng penalty. Ako po ay mananawagan sa kanila kung gustong makipag-usap sa akin ng mga matataas na opisyal ng Cooperative Development Authority. Ito ho bang extend nyo muna? Kasi kumukuha ho ako ng mga volunteers para tulungan itong 6,700 plus na kooperatiba na kailangan nyong tanungin kung bakit sila hindi nakapag-pa-file. Pag hindi ho nag-file yung mga cooperative, i-delist ho nila. Eh ano mangyayari pag dinilist? Katulad nito, dinilist nila 511. Ano mangyayari? Eh makakasuhan ho ng kriminal yung pong mga members ng kooperatiba, general manager ng kooperatiba, tresurero, at yung accountant, bookkeeper ng kooperatiba. Dahil lang hindi nila alam na dapat palang mag-report. At kung alam nilang dapat mag-report, hindi nila alam paano gamitin pre-formatted reports. Katulad ng BIR form, katulad ng financial statement. Imaginin mo, yung nagtatanim na ita dyan sa Tanay Rizal, pagagamitin mo ng complicated financial statement preparation platform, maintindihan kaya niya yung ano ang asset? Ano ang liability? Ano equity? Mag-isip naman kayo, bossing. Mag-isip kayo. So, nangangailangan tayo ng mga tao na makakatulong sa kanila para hindi ho sila madilis. Kasi pag nadilis ho sila, ay meron hong financial na consideration yan at saka criminal consideration o liability. So, tingnan nyo ito, sir. Itong mga taong to ay nasa Tanay. Napakaganda. Nasa barangay sila kung nasa saan yung napakagandang dam. Yung mga taong yan, sila may-ari ng Tanay eh. Oo, hindi nila alam na sila may-ari ng Tanay. Yung mga sinasaka nila, kahit walang titulo yan, sa kanila yun eh. Lupa nila yun eh. Indigenous land yan eh. So, naghahanap ako ng mga volunteers, tulungan natin sila, mapasa kanila yung kanilang lupain, magamit nila. Actually, mayayaman na itong mga taong to eh. Diba? Dahil lang sa lupa. Pwede nilang ibenta or pwede nilang pagamit. O, di merong hanap buhay ang 25 members ng kooperatiba na yan. Kaya alam mo, mawawalan sila ng kooperatiba because hindi sila marunong mag-file ng mga impormasyon na nire-required ng CDA. Sinasabi ko nga, dapat magkaroon ng socialized reporting. Ibig sabihin nun, pag wala kang alam, ito lang i-report mo. Madaling gawin. 1, 2, 3 lang. Eh, pag matalino yung tao, tsaka mo lagay yung lahat ng sinasabi mong complex report. Pero mga ganitong klaseng tao, dapat socialized reporting dapat yan. Nangangailangan ho ng 500 volunteers. 500 volunteers
Imaginein mo pag naging volunteers ka, under tax specialist name, ano benefits mo? Tuturuan kita ng kooperatiba, rules and regulation. Turuan kita ng BIR rules and regulation. Paano gumawa ng mga reports? Paano gumawa ng mga BIR form? Para itong mga taong to, makapag-comply, makapag-report, para hindi ho sila madilis yung kanilang kooperatiba at mapangalagaan ho nila yung kanilang karapatan sa kanilang lupang sinasaka o kanilang mga lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Tulungan nyo ho ang mga ating mga ita na nandiyan dyan. Ah, nagsisimula na ho ang land grabbing dyan ho sa Merizal. Tulungan ho natin sila. Kailangan natin ng maraming volunteers. Tingin ko itong mga taon to ay tutulungan kayo. Hindi nga lang kayo kayang bayaran sa lapi. Baka mamaya yung inani nila na gulay, na prutas, yung kanilang mga manok na inaalagaan o baboy, yun ay bibigay sa inyo. Diba? Ang ganda! Ang ganda! Hindi mo kailangan ng pera. Sabi mo, wala akong tutulugan. Baka bigyan ka nila ng, oh, ito, 100 square meter, tayuan mo na lang ng kubo. Dito ka na matulog sa amin, tulungan mo lang kami. Oh, maaring ganun ang ano, situation. Imagine mo, ganda ng location mo, nasa Tanay. So, napakadami ho ng pwede ho natin gawin at maitulong sa ating kababayang mga ita. At sa mga kooperatiba, napakadami, sir. Ayan o, sa NCR, oh, 1,719, hindi ka nalalabas dito sa Metro Manila. Pero ako, gusto ko lumabas sa Metro Manila because dito lang, oh, ang dami niya sa buong Pilipinas. Oh. Meron pang 10,000 na kooperatiba na nangangailangan ng tulong, pero wala hong gustong tumulong. Yung mga accredited ng Cooperative Development Authority, yung mga accredited ng BIR, eh gustong magtrabaho, mga CPA sa katulad ko. Ang dami! Wala nang trabaho, ayaw pang mag-i-offer yung trabaho nila para makapag-acquire sila ng skills. Kasi ang cooperative law, skills yan eh. Ang tax law, skills yan eh. So kung hindi ka ma-immerse sa tamang tao na nagtuturo nito, sa tamang sitwasyon na available naman, eh hindi ka matututo. Huwag kang magmayabang, wala ka pa rin alam. Ako rin, wala pa rin akong alam eh, di ba? Ang sinasabi ko, may alam lang ako sa kooperatiba, tsaka taxation, at tsaka dyan sa land grabbing, baka makatulong ako, mahinto yung land grabbing dyan sa Rizal o sa ibang parte ng ating bansa. Tulungan nyo yung kapitbahay nyo kasi meron hong paraan para manatiling sa kanila ang kanilang lupang sinasaka ay yung lupa kung saan yung bahay nila ay nakatirik. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. Thank you very much.